Ulitin po namin yung usapan namin ni Precious kahapon. Meron tayong million dollar question, di ba? Ano ba? Ano yung million dollar question? Million dollar talaga. Gaano kahalaga ang lipstick sa isang teacher? Sagot! Bago tayo mapagod. Yan, habang naglalakad po kami, papunta po kami ngayon sa... Anong bundok to? Burol yan eh, hindi bundok. Ang bundok, mataas talaga. Oo, oh, sagot na! Sandali lang ah. Oo, wala kang lipstick ngayon. Oo, oh, ganyan. Kunwari sa classroom ko, nakalimutan mo ang lipstick mo. How it affects your confidence. Ayoko ng ganito. Tawang-tawa talaga siya. Ayoko! Ano yung sagotin? Bakit ba? Gusto ko yung kwan. Sisikat tayo dito ngayon. Ayoko. Marami, hindi siya na makaka-relate dyan. Master Juan. Malala akong teacher ko noon, nung elementary ako. Kahit alas dos na hapon, pagkatapos mong kutuan at lak... At again, bunutan ng puting buhok. Ay naku po, mga 30 minutes ako ng lipstick bago makapagturo. Ayan. Ngayon, base sa karanasan ng ating guest. Gaano kalaga ang lipstick sa iyo? Ayan, sagot na. Okay. Oh. Wala akong lipstick ngayon. Pero maganda pa rin ako. Wow, ano naman? Thumbs up tayo diyan, walang kontra. Oh. Ayan. Oh, sige na, sagot. Oh. Mas nakukuha mo kasi ang attention ng mga bata. Sabi ko na eh. Pag ikaw ay naka-lipstick. Ayan. Kasi, palagi silang nakatingin sa bibig mo. Ayan. Pag sila yung nakikinig, sa bibig mo sila nakatingin. So, kailangan may kulay yan. A bibig? Oo. Oh. Ayan. So, maliban ba sa bibig, talagang sa bibig lang talaga nakukuha attention ng mga bata. Pwede ka rin mag-makeup, mag-eyebrow. Kaya lang, kasi nga sa umaga... Sumiserious siya, oh. Serious na. Oo naman. Serious talaga. Kasi, sa... Gusto mo i-live natin ito. Kasi walang oras sa pag may make-up, paglalagay ng cheche-boreche sa buka. Ayan. Lipat tayo ng pwesto. Dito tayo. Kaya yung mga iba, yung mga may time, nakakapaglagay ng make-up, ganun. Pero yung mga wala ng time, kagaya ko, kasi dalawang anak ko, lipstick lang. Pwede mo bang i-compare ang lipstick sa ano? Sa tangin to? Ano ba yung isang tingin natin eh, mahalaga sa mga teacher? Yan, pwede mo natin i-compare ang lipstick sa buhok? Alin ang mas mahalaga? Pagpariban ng buhok o pagli-lipstick? Pareho. Pareho yun. Pareho talaga? Oo. Sa babae? Sa lalaki. Bakit nagli-lipstick ang lalaki? Oo! Ang dami kaya naka-lipstick na crew ng Jollibee! Ayan. Tumakal lang yun. Kaya tsaka sa mark, kahit sa, ano, sa safeboard, dahil naka-lipstick. Pero hindi naman required na lahat ng lalaki mag- So maliban sa lipstick, talagang ano na, yun ang pinakamahalagang bagay para sa isang teacher na babae. Oo. Okay. Eh, paano kung one time nga kasi, pumasok ako na walang lipstick. Oh. Pinansin ako ng kwan, sinita ako ng mga pupils ko. Ano sabi nila? Sabi nila, ma'am, ang pangit mo. Bakit? Sabi kong ganon. Naniniwala ka naman talaga. Oo naman, tapos nung naglagay na ako ng lipstick sa, nung nandun ako sa classroom, sabi nila, ma'am, ang ganda mo. Aba, totoo nga ang bata, hindi marunong magsinungaling, mga kapatid. Sinabi niya kay Precious yun. Hindi siya maganda. Hindi ka maganda man pag wala kang lipstick, sabi ko ng isa. Kaya, wala noon. Wala lagi na ako nagli-lipstick. Di ba, kaya naka-lipstick pero maganda pa rin siya, di ba? Sa classroom lang, pero pag dito ka sa labas, hindi naman kailangan naka-lipstick pa lang. Ayan, no? Kahit pa may lupa na yung teacher, basta may lipstick eh. Appeal pa rin sa mga bata. Hindi naman, may lupa, sobra ka naman.
Hindi. Mas, eh, mas pangit naman kung sabayin kung ano. Matanda? Thunders. Matanda yan. Hindi amoy lupa yan. Oo, oh, promise. Kabango pa yung mga tissues. Ganon? yun, nabanggit mo yung pabango. Oo. Pwede mo bang ipantay ang lipstick sa kalagahan ng pabango? Sige nga. Dumadami yung tanong, ano ba? Pabango sa lipstick? Oh, ano man, oh. Yan. Napapagod sa aming mga teachers, kahit hindi ka magpabango, basta may lipstick ka, okay na yon. Totoo? Oo, kasi kahit walang pabango, mabango pa rin kami. Diba? Sa bagay, magkakamoy naman kayo ng mga estudyante mo. Hindi excuse me. Lalo na pag alas dos na ang hapon. Hindi, pag mga kindergarten, ganun talaga mabango sila. Oo, wala lang amoy yan pag alas dos na ang hapon. Pag nandun ka na sa higher grades, ayun na. Kasi pag alas dos na ang hapon, mapare-parehas na kayo ng amoy, lalo na kapag summer. Ang sarap. Hindi, ganun na lang. Ayan po mga kapatid, nakuha po natin ang opinion ng ating pinakamamahal na guro. Ayan, sa SIS. Ayan po ang kanyang opinion. Opinion lamang po ito. Hanggang sa muli. Bye-bye!